like a Hellcat. Welcome back to my channel, guys. This is Shine John Zoe from S318. So kung bago ka pa lang sa channel natin, subscribe ka muna, then click the notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong videos. So ngayong araw, bagong tutorials na naman. Pag-uusapan natin is all about X-Series and Depth Bonus. Marami kasing nagtatanong dyan kung ano nga bang mas better, X-Series or Depth Bonus. So simulan natin sa X-Series. Itong set ko kasi naka-X-Series ako. Yan. Almost 9% pataas yung mga X-Series ko. Yan. Kung gusto mo naman mas maintindihan kung ano yung X-Series, punta ka sa character icon mo. Then, click characters. Tapos, click nyo tong question mark. Yan. Nandiyan kasi lahat ng information sa stats kung anong ibig sabihin. So, pag kinlik mo yan, hanapin mo lang yung X-Series. X-Series. Nasaan na ba yun? X-Series. Hindi natin makita. Ayun. Ayan, X-Series. When you said X-Series, chance to nullify attacker's excellent strike. So, ano nga ba ibig sabihin nun? When you said nullify kasi, ma-avoid niya or matatanggal niya yung excellent strike. Then, yung excellency strike naman, it may be triggered by character attacks once it's triggered, deal damage equal to 120% of character's attack. So, kung mataas yung excellent strike ng kalaban mo, guys, mas maganda, naka-excellent resist ka. Kasi nga, nabablock niya or na-avoid niya yung pasok ng excellent strike. Yung depth bonus naman, guys, pag pinataas mo kasi yung depth bonus mo, tataas itong mga physical depth tsaka yung depth ng character mo. Ang problema nga lang, para sa akin lang ha, yung depth bonus kasi makukuha mo halos sa lahat habang lumilevel ka. Habang tumataas yung level mo, tumataas din yung depth, physical depth tsaka depth bonus mo. Unlike sa excellent resist, mas rare yung stats na yun para sa akin. So, hindi mo siya basta-basta makukuha. So, kung ako yung tatanungin, mas okay mag-excellent resist ka. Kasi, madalas, mga character na high damage, matataas yung excellent strike nun. So, kailangan mong mataas na excellent resist para hindi pumasok yung additional damage na dagdag ng excellent strike. Pero depende pa rin yan kung nakakita ka ng mga 9% na depth bonus tapos yung excellent strike mo naman is nasa 7 below lang. Pwede mong equip yung 9% na depth bonus kasi malaki yung pagkakaiba ng dalawa. Unless naka 10% pataas ka na excellent strike, excellent resist, pwede ka nang magstay sa excellent resist. Pero depende pa rin yun kasi iba-iba naman tayo ng playstyle tsaka kung paano natin intindihin yung game eh. Pero para sa akin lang, mas okay yung excellent resist. Lalo na sa mga high damage character kasi matataas yung excellent strike nila. Kung mataas yung excellent strike ng mga character, tapos titirahin ka, mababa lang yung excellent resist mo, dali ka lang mamamatay. Pero kung mas napataas mo yung excellent resist mo, mabablock niya lang yung excellent strike nung kalaban mo. Ito, as of now, meron tayong 93% na excellent resist. Then, excellent strike.
meron tayong 108 excellent strike. Hindi na rin masama. Kung mataas yung, kunyari, may nakuha ka sa dungeon, then, huwag nyo palang kinakalimutan to guys, i-raid nyo lang ng i-raid everyday. Basta i-hell mode nyo. Para mas mataas yung chance ng get ng orange gears. Diyan nakakuha na madalas ng mga matataas yung excellent resist and in-depth bonus eh, na matataas. Halimbawa, na tayo sa character. Isa bag pala. Yung set mo ngayon is 5% lang yung excellency resist. Mas tapos may nakita ka na 7% up na depth bonus. Mas maganda equip mo yung 7% na depth bonus. Unless yung excellent resist na makukuha mo sa item is mga 9% up yun. Good na siguro yun. Para ma-block mo yung excellent strike ng kalaban mo. So yun muna guys. Para sa akin, again, mas maganda yung excellent resist kung 10% up by gears yung makukuha mo. Yun lang. Special shoutout nga pala sa misis kong napaka-supportive. Yan. Special shoutout sa'yo, BB Shine. Thanks for being supportive wife and the best mother to our daughter. Yan. Diba? Malakas na sa totoong buhay. Malakas pa in-game. Power! Power!